yan naman si Presidente. Pwede naman. Meron naman siyang kapangyarihan na baguhin. At siyang NTC may kapangyarihan din na mag-issue ng provisional authority. Abay, uulitin naman natin ng paliwanag. Hindi po, kahit po gusto ng NTC na mag-issue ng provisional authority, hindi po maaari. Habang totoo na sinasabi ng iba, eh bakit naman kasi nung sa Kongreso, nangako sila, nag-commit sila na bibigyan nila ng provisional authority. Eh alam po ninyo, gaya ng sinasabi natin, yung mga abogado po ay may kanya-kanyang opinion. Pero kahit na may kanya-kanyang opinion sila, pag napag-aaralan nila kung ano yung opinion nilang sa una, initial opinion, at na-realize nila after further study, nagkakaroon din ng pagbabago. Yan po ang nangyari sa kanila. Binasa nila ang kaso. Sinaliksik nila ang mga desisyon ng Korte Suprema. Tiningnan nila ang batas. Mula sa saligang batas hanggang sa batas na ginawa ng Kongreso kaugnay sa pagbibigay ng prangkisa. Anong natuklasan po nila? Natuklasan nila, kung wala ng prangkisa, eh hindi na talaga pwede mag-operate. At yung sinasabing provisional authority na maaaring ibigay nila, na ginawa nila noong mga panahon, eh yung pwede dineklara ng Korte Suprema na invalid, hindi po pwede. At totoo na mayroong resolution ang Kongreso. At sinabing, oh, bigyan mo na lang ano yan, ng provisional authority. Eh ang problema po, mayroong desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwede yung resolution. Kasi wala nang ang prangkisa eh. Wala nang karapatan. Yun ang nagbibigay buhay sa pag-operate ng ABS-CBN. Kaya kahit na gusto ng commissioners, hindi nila maaaring bigyan ng provisional authority. Ano ba mangyayari kung bigyan nila? Ah, malaki pong problema nila. Bakit ganyo? Sapagkat sila po ay lalabag sa batas kung binigyan nila ng provisional authority. Bakit kanyo? Sapagkat po ang National Telecommunications Commission, habang ito ay nasa ilalim ng Executive Department pagdating sa policy matters, administrative matters, ito po ay merong tinatawag na quasi-judicial power. Meron itong kapangyarihang pang-huridikatura na pag ginamit niya po ito, ay hindi maaaring pakialaman ng presidente o ng kung sino man kung siya po ay gumawa ng order o resolusyon na maaaring hindi wasto o hindi katanggap-tanggap doon po sa binigay niya, ang magiging remedyo niya po ay tatakbo siya sa hukuman at magre-reklamo siya roon upang questionin niya yung quasi, o yung exercise ng quasi-judicial power. Sapagkat kung ipagpilitan po natin na bigyan mo ng provisional authority yan, lalabag siya sa batas. Ano po bang batas ang lalabagin niya? Ito po ang sinasabi ng batas. Ano po yun? Ito po yung batas sa anti-graft. Particular yung Republic Act na kung saan ini-enumerate doon yung mga aksyon ng isang public officer na maaari kang madimanda ng anti-graft. Ano po ba yan? Ito po, basahin natin. Causing any injury, ito po ay makikita sa Section 3E and J ng Republic Act 3019, na sa aming mga abogado at nag-aaral ng batas, ito yung Anti-Graft and Practices Act, providing for the unlawful acts. Ito po yung mga tinatawag na unlawful acts na
magiging batayan na demanda sa NTC commissioners kung ginawa nilang pagbibigay ng provisional authority. Ano po ba ito? One, causing any injury to any party, including the government, or giving any private party unwarranted benefits or advantage or preference in the discharge of his official administrative or judicial function through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. And this provision shall apply to all officers and employees of offices and government corporations charged with the grant of licenses and permits. Number two, ito pa yung lalabagin nila. Knowingly approving or granting any license or permit, privilege or benefit in favor of any person not qualified for or legally entitled to such license, permit, privilege, or advantage, or a mere representative or dummy one who is not legally qualified or entitled. Ano po ba yun? Ibig sabihin, pag ikaw ay gumawa ng injury sa gobyerno at ikaw ay magkaroon ng hindi naman dapat na karapat dapat para sa iyong benefit or advantage, eh, ikaw yung mananagot. Ano po ba yung advantage? O, hindi ba? Ang advantage, pag ikaw yung nag-operate, na wala ka namang prangkisa, hindi ba you're exactly having that kind of advantage? At ito namang mga NTC commissioners at binigyan nila, alam na nga nila na hindi po pwede. Alam nilang labag sa batas. O, hindi ba sila'y nagbibigay ng pabor doon sa ABS-CBN? At binibigyan mo ng injury ang gobyerno? Yan po ang maliwanag, kaya nung pinag-aralan nila, ay hindi pala pwede ito. Mali kami sa unang sinabi namin sa Kongreso. Kaya po nagbigay sila ng cease and desist order. Dahil kung hindi po nila ginawa yon, abay talagang madidemanda sila at sigurado silang makukulong at mawawalan lang definitely ng trabaho. Yan po ang mangyayari ngayon. Kaya nang sinabi natin, yung isang dekano naman kanina, oh, pwede naman yan na baliktarin ni Presidente. Gulat nga po ako eh, dekano pa naman siya. Ibig sabihin, dean ng law school, nagsalita ng ganito. Eh sinabi ko na lang, eh, ito naman kasi, eh, mulat sa pulpo eh. Eh, ayaw niya kay Presidente Duterte. Kaya kahit na wala namang batayan yung kanyang sinasabi sa batas, bibigay siya ng mga salitang mali. Eh, hindi po pwedeng makialam nga ang presidente sapagkat yung pong ginawa ng NTC ay exercise of quasi-judicial power. At kung ayaw mo yung ginawa niya, hindi si presidente ang tatakbuhan mo. At si presidente hindi pwedeng makialam. Pupunta ka sa hukuman.